Hello, good morning to everyone. Let's now have the morning walking. Ayan. Napakaaga ng pulso at maglalakad. Exercise po tayo. Kasama kong dalawang Kolokoy boys. Nauna na sila. Ayun o. Hoy, Kolokoy boys! Ayan. Si Biko at saka si Renz. Pupunta kami sa isang kaibigan sa bahay ng isang punong guro ng Tubungan Elementary School, mga ilang kilometro. Tingnan natin ha kung gaano kalayo mula dito sa bayan ng Kayapa ang bahay nila. Yan. Lakad-lakad lang. Hindi namin sinabing kami tatakbo. Kundi ito yung maglalakad lang kami. Tingnan natin kung ilang oras o ilang minuto bago marating ang bahay nila. Anyway, nasabihan naman namin siya kahapon. At willing naman siya na kami ay papuntahin. Kaya tingnan nyo, medyo madilim pa. Yan, mga kapulsot. Ang dilim pa. Pero alam nyo ba ang ginaw dito sa Kayapa? Baka umaabot ito ng ilang degrees Celsius. Mga kondaw. Mga kondaw. Mga 15 to 16 degrees Celsius. Yan. Buti na lang may ilaw dun. Yan. Oh. Oh, ayan. Medyo naaninag ng aking mukha. Dahil sa ilaw. Wala namang katao-tao. So, siguro pwede kong tanggalin ang aking face mask. Dahil wala naman akong kalapit na kausap. Kundi ako lang. Kasi ang hirap maglakad na natatakpan ang yung ilong at bunganga. Okay. Kikita nyo ba yun? Going to Mount Ugo. Mount Ugo is 21 kilometer mula dito sa bayan ng Kayapa. Uy, ang dilim. Biglang namatay ang ilaw. Ano yan? Uy, pero ang ganda, in fairness. Ang ganda ng view. Sa aking likuran ay ang kabundukan. Bundok po dyan, ang likod po niyan ay bayan ng Aritaw. Ayan. Ilang minuto pa lang ako naglalakad, medyo pagod na. Oh my God. Sana itong paraan para ako'y gagaling. Gagaling sa aking karamdaman. Yes, oh Lord. I believe in you. Kaya mong magmilagro sa amin. Ayan. Ang liwanag na, ganda kasi ng ilaw dito. Kaya pa. Yung mga dilaw-dilaw. Malayo pa ang aming pupuntahan. Kung nakikita nyo yung maliit na ilaw na yon, doon kami pupunta. Pero hindi lang straight ang aming dadaanan. Malapit nga ang tinitingnan. Pero kapag tayo ay maglalakad, ay medyo malayo-layo. Sapagkat, oh, tabi-tabi, may sasakyan. Sapagkat paliko-liko ang daan. Ayan, ang ganda ng sasakyan. Pero nahuhulog yung plate number niya. Hindi napansin ng may-ari. Ayan. Dito pa lang kami sa may tapat ng simbahan ng Katoliko. Dito sa bayan ng Kapay. Ay, gustong-gusto ko yung ilaw dito. Nakaka ganda ng mukha, nakaka-radiate. Ayan po ang sa likod po ay ang simbahan ng Katoliko dito sa bayan ng Kayapa. Hindi nakikita. Ayan yung simbahan po, oh, ng Katoliko. Dapat na 43. Pero ang ganda ng impact ng video ngayong madaling araw dito. Lalo na dahil sa ang ganda ng mga ilaw. Ang ilaw kasi dito yung mga dilaw. Hindi ko alam kung anong klaseng ilaw yun. Anong pangalan yan. Bakit dilaw, sir? Hindi ko alam. Kasi pag
Hindi nakikita pag bolt set. Kasi yan daw yung talagang malakas kapag may fogs. Kasi ang bayan ng Kayapa, kung minsan, zero visibility yan lagi. Dahil ang kakapal ng mga fogs, nagkataon lang parang wala ngayon. Kaya ang gandang maglakad. Yan. Balay damang mga kuatan eh. Ma'am Linda Milo, ita baba. Ay, eto, eto. Ano yung tugtog mo? Patayin mo nga yung tugtog mo. Makaka-capture nito eh, makaka-copyright na naman. Yan, pinatay nga. Uto-uto. Joke lang. Hindi din lang kami makita, sir. Hindi ganyan nga para ano. Oh. Silhouette? Ang ganda nga pag kahit na silhouette niyan. Ang ganda ng ilog. Ang lakas. Ang pangalan ng ilog na yan, sir? Ha? Ilog? Kulokoy. Uy, ang ganda ng mga bubbles ng ilog. Kung, ay, hindi nakikita. Madilim pa kasi. Ayan. Ganda ng background. Ang ganda ng shades ng mga trees pag ganito. Yung mga leaves niya. Ano? Uy, ang laking bato, mga kaibigan. Grabe! Ito, oh, bato. Ayan. Sabi, hindi pa po nakakakita ng malaking bato. Ito po, bato po yan. Ayan. Only in Kayapa. Pero marami yan dito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ayan. Ayan. Yung naririnig nyo po ay agos ng tubig. Malakas na agos ng tubig mula sa kabundukan. Ayan. Sa may paanan nito, ang gandang falls. Pero malayo. Galing yata ito ng Lagat Falls. Yes, sa may ansip-sip. May naririnig din akong falls. Ang daming mga magagandang tanawin dito sa bayan ng Kayapa. May mga flower gardens na kung saan ay doon ka bibili ng mga cut flowers. May mga vegetable gardens. Iba't ibang gulay ang iyong makikita. Ayan. Oy, may sasakyan sa likod. DepEd ito, oh. Air relief goods ng Cordillera. Uy, dami puro DepEd. Puro relief goods ang laman yung mga taga DepEd natin. Siguro galing ng La Union or Cordillera yun. Dumaan sila dito sa Kayapa, papuntang Isabela and Cagayan. So, maraming salamat nga pala sa mga tumulong sa mga kaibigan nating nasalanta ng bagyong Ulysses. Actually, hindi naman pumalakas ang bagyo sa bayan ng Isabela at Cagayan. Nagkataon lang ang mga tubig na nanggaling sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, at naidagdag na rin yung mga tubig o ulan sa Isabela, kaya't ayun, nabaha po sila. Kalabayan pa naman na ang daming na biktima. Ang daming kawawa. Diyos ko. Maiiyak ka na lang kung makikita mo yung video. Yan, ang daming mga relief goods. Punong-puno lahat ng mga sasakyan. Ay na, malapit na tayo. Ilang minutes lang pala. Diretso na lang yan, then pataas na. Yan. Malapit nang lumabas ang Haring Araw. Uy.
Tingnan nyo ha. Ang ganda ng view. Mga dahon-dahon. Mga shade-shade lang. Pero ang ganda. Yung sinag ng araw doon sa tuktok ng bundok. Parang lumalabas na siya. Tingnan nyo, magkaiba. Ito, hindi siya dilaw na ilaw. Ang puti. Tingnan yung pagkakaiba. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Hoy, maghintay kayo. Yung dalawa, oh, ang bilis. May paket na sasakyan. Galing sa aking likuran. Ayun yung bayan ng Kayapa. May maraming ilaw. Doon kami nang galing. Ate T, ito yung bahay na malapit sa may kalsada. Ang ganda. Pero pag widening, ewan ko kung ano mangyayari. Yan. Kasi kabilaan eh. Malaki rin bahay dito sa uban niya. Baba rin ng kalsada. Maliliit ang mga space dito sa bayan ng Kayapa. Gawa ng puro kabundukan ang iyong makikita. Man. It's 11 minutes and 47 seconds na paglalakad namin. Mula kaninang inupisahan ko ang pagbibideo. Ayan. Pero mahigit kalahati ng aming nalalakad. So parang kalahati o wala pa. Oh, parang 30 minutes walking from the district office going to the house of Sir Raha. Yan. Hoy, maghintay kayo. Ayun yung dalawa, oh, walang pakialam. Patuloy lang sila sa paglalakad. Kakadikit pa. Social distancing, huy. Ayun na. Nakikita na yung sinag ng araw. Ni Haring Araw doon sa aking likuran. Yung medyo dilaw-dilaw sa tuktok ng mga block na yun. Mainit din pala. Pagod lang to. Matagal lang walang lakad. Ngayon lang muli. Kahit din yung nakikita ang mukha ko, oy, gwapo pa rin to. Si Pulsot ito. Kung namot, nagayiduwa dyan isang wanak na ko. Gwapo da ka na, maramita ka. Ubing da ka rod. Okay. Ayan. Ay, ang ganda. Ito po ay nilalakad din hanggang kung minsan ng asawa ni Sir Raha, lalo na kung hindi available yung sasakyan nila, sapagkat wala pong regular na pampasada dito sa bayan ng Kayapa. Yan. May mga nakapilang tricycle, subalit halos puro Arkila. Yan. Nandito na tayo sa Barangay Tubungan. Okay, so makikita natin mamaya yung quarantine facility na pinapagawa ng aming munisipyo. Oh, may nag-o-office din ditong taga-munisipyo. Hi, hello, good morning. Juan. Oh, see?
So, ito po yung ipinapagawang quarantine facility ng bayan ng Kayapa. Ewan ko kung magkano ang halaga nito. Subalit napakalaki. At nakikita ako ng napakaganda. Talaga naman, umaaksyon ang aming mayor. Si Mayor Elizabeth Balasya. Yan. Ito ang kanyang mga proyekto. So malapit na kami sa bahay ni Sir Raha, yung malaking yun. Ay, medyo tuyo na siya itong daan. Dati maputik, kaya hindi kami nakakapunta rito kasi sabi niya, Sir, maputik ang daan. Pag medyo okay na yung daan, saka kayo pupunta, sabi niya. So it's so happened, sabi niya kahapon, medyo tuyo na ang daan, kaya eto. Okay. Yan. Akyat ng akyat. Ang ginaw. Yung tulod mo nga natin rents ni Mamigara? Di lang highway? Nakaturog lang sa paimot. Gising na. Sa baba. Yan sa baba. Ayan o. Muna ko sa? Sir Raha, good morning. Ang taas na ng aming kinalalagyan. Ayan. Top or bottom? Question pa. Datoy abalay, tay na turong mi. Good morning! Duwanon. Malam na isli ta. Hello, good morning. Ayan. Muna guys. Naka-video aking nga na dyan nga na to. Mano nga minutes nga pag na? Ay, 18 minutes lang. Sinilas. Hi! Ayan. One pitch. Ito yung bahay ni Sir Raha. Mansion. Laki ng bahay niya. Yan, up and down. Ang gaganda ng mga loob ng bahay nila. Gawa ito sa pine tree. Halos lahat ng bahay dito. Mahan kayo? Hmm? Dalawang kayo din? No, coffee lang. Paano eh lagi na? Ay, good morning, ma'am. May miss kolo min ni Vincent, di mo nga katulad mi, di mo lang alis mong sumbatan, di pinanawan min. Christmas ka lang, Pungarod. Christmas na dito, o mga kapuso to. May Christmas tree na sila. May mga decorations na sila. Ano mo na yung regalo? Ha? Yan, Naga City, 25 degrees Celsius. 30. May kape, kita lahat yun ni baba. Ayan. Eto po, tingnan nyo. Ang ganda dito. Oh, ang taas po dito sa bahay ni Sir Raha. Tingnan nyo yung sa baba nyo. Oh. Eto yung bahay na kinalalagyan namin. Parang Baguio lang siya. Na nasa ano lang. Oh, yan. Pababa ng pababa niya. Maraming kabahayan pa sa baba. Okay. Eto pala. Ayan. Madinasurot. Talaga, amot ka, nag-ready pa yun. Ni Saraha, amot, apo. Makikape, kunak, hanga makipambig. Kaya yun, nandito, kape. Ayan. Namin ano may nga balak kung may tungkong na jipitak nga rin tadalan. Wen. Tapos nasabat ko pa di may sa taga-aritaw. Sir, ko na. Ayan. Ayan.
Wow, kakain daw tayo. Dahil pagkain, inihanda nila. Ano yung mga Migara niya? Ang bagong master teacher ko. Newly promoted lang. Pumunta siya kahapon sa DO, nagpirma ng kanyang appointment. Yan. Siyempre ah, ganyan ang mabait, masunurin, masipag. Pag kontrabida ka, hindi ka mapropromote. Dapat laging bida. Dapat laging bida, hindi kontrabida. Nya sa raha. Minlata ka. Okay, so ito po yung mansion ni Mr. and Mrs. Abraham Singgangan. Maraming salamat sa panonood, mga Kapulsot YT channel. Okay, so bye-bye. It's time. Na-close na natin ang ating video. Ayan yung mga kasama kong naghahanap ng kape daw. Ayan. Hoy, Shaq, panoorin mo kuya mo. Takaw ng kape yan. Sige, bye-bye.